Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya sa Japan na may kinikimkim na galit sa grupong kinabibilangan ni dating Prime Minister Shinzo Abe ang lalaking suspect sa assassination nito. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpanaw ng dating Japanese Prime Minister. Ito ang balita ni Charisse Longboen. Inamin ng lalaking umatake kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na tinarget nito ang politician at galit sa organisasyong kinabibilangan nito batay sa pulisya. Tinukoy ang suspect na si Tetsuya Yamagami, 41 taong gulang na gumamit ng isang handmade firearm sa pag-atake kay Abe. Sinasabing dating kabilang ito sa Japan's Maritime Self-Defense Force o katumbas ng Navy. Walang binanggit ang pulisya kung anong organisasyon ang tinutukoy ng assassin dahil ongoing pa ang investigasyon, subalit lumabas sa ilang media outlets na ito'y isang religious group. Pumanaw ang 67 taong gulang na si Abe hapon ng Biyernes kasunod ng pag-atake sa kanya habang nasa isang political campaign event. Nagtamo ito ng 2 sugat sa kanyang leeg at matinding pinsala sa kanyang puso. Si Abe ang pinakamatagal na nanilbihang Prime Minister ng Japan. Habang nasa pwesto, isinulong nito ang mas matitinding polisiya sa bansa kaugnay ng defense at ugnayang panlabas. Gayon din ang tinatawag na Abenomics na layong muling pasiglahin ang ekonomiya ng Japan mula sa 2 dekadang stagnation sa pamamagitan ng monetary policy, fiscal stimulus at structural reforms. Nagbitiw ito sa pwesto noong 2020 dahil sa health reasons. Samantala, ikinalungkot naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpanaw ni dating Japanese Prime Minister Abe. Inilarawan niya ito bilang isang malapit na kaibigan. Sa pahayag sa kanyang Facebook page, nagpaabot ito ng pakikiramay sa asawa at pamilya ni Abe, gayon din sa mga mamamayan ng Japan. Kabilang si Abe sa mga unang world leader na bumisita sa bansa sa ilalim ng termino ni Duterte. Personal din itong bumisita sa bahay ng dating Pangulo sa Davao City. Ikinagulat hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo ang bigla ang pagpanaw ni Abe. Bibihira ang gun crime sa Japan, nakilala rin mahigpit na ipinagbabawal ang handguns. Hindi rin pangkaraniwan sa bansa ang pagkakaroon ng karahasang may kaugnayan sa politika. Charisse Longboen, UNTV News and Rescue Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at simpatya sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa pagpanaw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Para kay PBBM, maituturing na isa sa pinakamabuting kaibigan at kaalyado ng Pilipinas si Abe. Ayon pa sa Presidente, hindi matatawaran ang kabutihang ipinakita nito sa ating bansa. Sinabi naman ni Vice President Duterte na kawalan para sa international community ang pagkamatay ni PM Abe. Hindi anya makakalimutan ng mga Pilipino ang ipinamalas nitong pagmamahal at kabaitan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga ginagawa nating hakbang tungo sa pag-unlad.